punta natin dito, wala pa yan. Wala pa yan, hagdanan na yan. Ayan yung itong railings nito. Okay na. Pintura na lang, kulang. Guys, Craig! Ayan mga suyo. Mga karga ito. Ilang bloke ang kargada nito, Kajujit? Hey, di pa kapiyatan. Nung dati pa? 110 lang yun. 110? Ito mas, oo, mas malaki. Saan ako paggawa nito doon sa Surigao eh? Ah, ayan. Sa Surigao yan ginawa. Mga magkano halaga yan? Kansya mo? Parang bayta-bayta ko, parang 25 eh. 25 million? Ah! Ayan mga kasoyo ha? 25 million. So, ayan. Ang ginawa ko doon mga kasoyo, ay nagtatanong lang po ako. Hindi po ako ang may sabi. Tapos, ako pa ngayon ang napadiin, pero... Sino pa ba? Ikaw si Edison Humawid, hindi ako maniwala na 5 to 7 M yan, kalokohan mo. Yan, what's up mga kasoyo? Ayan, bumalik po ako dito sa Bangka Pamiwasan. Na ating unang na videohan na po ito. Ito na po yung pangalawa nating video ngayon. So, bago natin umpisan ulit mga suyo at okay, kiko na ulit tayo at marami silang ginagawa na naman kung ginagawa nila yung nagbipintura po yata sa taas. Ay, may kusina na pala. Nung una natin punta wala pa kusina, ngayon meron na. Dalawang araw na lang kalipas ay nalagyan na. Yan, nagbipintura na rin sila. Yung iba nagkupan. Yan. Bago po natin umpisahan, magbabasa muna tayo ng comment mga kasoyo. Ilalagay na lang po natin dito sa ating screen yung mga comment about dito sa mga viewers natin. So yan ang sabi ni Ariel Villaruel. Yan, lagyan natin sa screen yung kanya, comment. Materialis, labor, at kahit bitin pa ikabit yan, hindi pa aabot yan ng 2.5 m. Masasagot ko lang dito, ay depende po siguro sa kuan, sa lugar, at depende rin po sa may-ari. Baka yung nagpagawa dyan ng 2.5 m, ay hindi na siya bumibili ng kahoy. At ang binibili na lang niya yung mga materials, mga epoxy, paco, ayan, pintura. Pero yung kahoy at mga gamit, mga kawayan ay kumpleto siya dyan sa probinsya niya. Ay maaari nga po, maski nga po double engine pa. Ayan. Tapos kasunod natin na si Ronald Iskandor. Idol, ask ko lang po, pwede bang rikta ang fiber sa kahoy na kasko? Pwede po siguro idol. At itatanong din natin kay Kakuan, kay Kabangka Francis na fiber boot vlog. Itatanong din natin mga misang kung pwedeng irekta doon sa kasko ang kuan. Sabi naman ni Marlon Mayo, napakamahal nga, wala naman mga safety feature, kawawa mga sakay tulad nung nalubog na 25 m, hanggang ngayon hindi pa yata nakikita mga sakay. Uy, parang nakukuhan ko ito ah, yung 25 m na to ah. So maraming naniniwala dito mga kasoyo about sa comment ni Marlon Mayo na about dun sa 25 m. Yan, marami din pong nagkukuhan dun na bagay nagagalit sa vlogger. Baga ako na rin po ang pinapatamaan nila dahil ang caption nga naman doon 25 m. Pero ipapanood ko sa inyo saglit kung sinong may mali. Ito mas, oo, mas malaki. Saan ako paggawa nito doon sa Surigao eh? Sa Surigao yan ginawa. Mga magkano halaga yan? Kansya mo? Parang bayta-bayta ko, parang 25 eh. 25 million? Ayan mga kasoyo ha. So ayan, ang ginawa ko doon mga kasoyo ay nagtatanong lang po ako. Hindi po ako ang may sabi.
Tapos ako pa ngayon ang napadiin, pero pero hindi ko naman masyadong pinapansin yung mga ganyang mga comment, pero pinapahagin ko na lang din dito sa video na to. Yan po, sino, hindi po ako ang nagsabi. Hindi nga po ako makapaniwala na 25M yun eh. Kundi nagtatanong lang po tayo kay Tan TV. Yun siya po yung tinatanong natin dyan, dahil siya po yung kasama sa paggawa ng bangka na yung lumubog na yun. Pero pasensya na po, dahil pagdating dyan sa mga comment niya, mga halimbawa, mga medyo madidiin na ang mga comment, hindi ko na po pinapansin kasi minsan ay hindi sila nanonood na mabuti at nakikinig kung ano ang dahilan. So ayun lang, tapos kasunod natin si John Libby. Mas malaki pa yan sa kay Kabisig. Di po natin alam, idol, kasi yung kay Kabisig ginagawa pa lang. Malalaman natin yan pagkatapos, at malalaman din natin itong mga soyo, kasi wala pa itong exact na kung ilang kargadang bloke nito. Pero yung sukat, meron na tayong sukat nito nung una i-vlog natin to. 80 feet ang haba, 10 feet ang buka, P8 ang engine, tapos ang taas nito ay dalawang plywood. So pagkasama yung sobre, siguro mga nasa kwanto mga soyo, mga 9.5 or 10 feet ang taas nito, kasi sinobrehan po siya ng tabla. Tapos kasunod natin ang comment, ito si John Anthony Tagain Pantakison. Dali. Tagain Pantakison po kayo. Nakita na po kabayan nyo dito sa amin sa Batanes. Ruben Dihilio daw pangalan. Kasalukuyang nasa Batanes General Hospital. Yun, maraming salamat po, idol, sa iyong comment, sa iyong pag-info sa amin. Taga rito lang po yun. Taga Rosas, dito sa kabilang bakod na yan. Rosas Village niyan, taga Adrian po yan sa amin. Ilang araw din po siyang kuan. Ilang araw din po siyang palutang-lutang, ilang bagyo na ang dumaan sa kanya siguro. Siguro umiwas na lang yung bagyo sa kanya. Sirisan lang yung kanyang kuan. Sinakyan sa sirisan. So ayan, kasunod natin. Sino to? Si Ricardo Sasidor. Kasoyo, shout out sa asawa ni Kap Pinsan ko yun, the Assis family. Ay, shout out po, idol, sa Ricardo Sasidor. Ayan. Si Arturo Paidida, watching from Dagupan City. Ayan. Maraming salamat po. Hamal Muhammad. Ayan. Too expensive po. May nakita akong vlog 3.5M, 80 feet plus at 10 feet din ang buka sa itaas, kasama na makina B8. Ayan, 3.5M. Ayan. Yun nga po yung tulad ng sinabi ko kanina, na depende po yan sa lugar, depende sa kuan po yan, kasi ang materialis dito sa amin masoyo, mahal talaga. Lahat dito, pati kahoy, sobrang mahal rin. At yung kahoy dito ay hindi po natin alam kung saan nagmumula, at ang presyo ay ginto. Kaya yung pati pa sa hardware, yung epoxy, pintura, ayan, ang pako dito nasa kuha na po, ang per kilo po yata ngayon ang pako, 1,200 po yata yung tanso, at yung galvanize ay 800. Yan, depende pa sa sukat yun. So yun, sino pa ba? Ito si Edison Humawid. Hindi ako maniwala na 5 to 7M yan, kalokohan mo. Yun lang yung kuano, mga comment. Salamat po sa mga nag-comment, at nabigyan natin ang topic about dito sa pagbablog natin ng bangka. Tapos na kontrata mo? Ito oh, palagyan mo. Alokin mo lang kuan, fiber. Wala na.
Ha? Ah, tapos na? Ayun, bibintura na sila. Palangoy na lang ang panito mo, soy. Kakapit na lang itong palangoy. Ang palangoy namin dito mo, soy, sa isang kawayan, 500 po ito. Tapos ang libur sa kayas, ang alam ko ay kuhan ito, 250 or 300 ang isang buo nito kasama na pintura. Tapos minsan nilalagyan pa ito ng kuhan, nilalagyan pa ito ng epoxy para tumibay. Yung iba kuhan, fiber ang nilalagay dito sa kawayan para tumagal. Kasi ang kawayan dito sa amin mga soyo ay pagkahalimbawa walang pintura at diniretso na kinapit dito sa pakuko na bangka, ay aabot lang po ng pinakamatagal nito 6 months. Palitan na naman ang kawayan. Pero pag ganito mga soyo, pinturado siya at kinakayasan siya ng balat, yun, aabot siya ng 1 taon mahigit. Doble ang buhay, minsan triple pa. Kadepende lang sa pagka nalinisan ng maigi. Ayan. Andiyan si Kuya Jojet. Kuya Jojet, narito. Ano sa taas? Okay, tayo mga soyo at may kusina na. Ha? Oo, sige. Repent. Para gumanda ang kulay. Ah, testing ko ya. Yan, dyan, lalim. Pahirapan, hali. Pahirapan ang posisyon. Maganda talaga ang bangka ng soya pagka napinturahan. Titibay. Tayo sa taas. Best crack. Ayan mga soyo. Dito tayo sa loob mga kasoyo. Andun si Kapitan Judith. Shout out. Yan. Eh, mumuntahin na to. Kiray! Dili-dili! May silap. Ganito yung loob niya. Yan yung ligasan niya. Tigi sandang kalangagwat. Tikit-tikit. Matiibay ito. Jojit, ikaw lang din po magmumuntahin nito? Ha? Kayo lang din po ang magmumuntahin? Eh, sila? Sila po? Ah, kala ko ikaw. Hindi, nadala mo na lahat, ha? May pantay dyan. Pantay na magmumuntahin. Itali, oh. Babagoy itong platforma, eh. Ah, babaguhin yan. I-atras o i-apante? I-atras. Ah, i-atras. Mahaba na may hindi. Oo, masyado mahaba na, eh. Ilalapit din dito mga sa kuno sa tubo. Andito yung baratan? Para, di ba? Oh. May perno pa yun. Hindi kumawot. Ano, perno pa yan, oh. Dahilin ito. Ibe, wala pang pintura. Yan, dapat mapinturahan din ito. Para iwas bulok.
gandahan nito mga kasoyo. Kuwan siya. May hubog yung ligason. Karga ito. Ilang bloke ang kargada nito, Kajujit? Eh, hindi pa kapiyatan. Nung dati pa? 110 lang yun. 110? Aba, malaki ng milaki nito, honey. Baka ito'y kakarga na ito mga 150. Oh. 160. 110 pala yung dati, yung luma nito masoyo. Tapos, pinalakihan na ito. Laki ng pinagbago. Abot na ng 160 nga ito. 160 bloke. May tukol pa dito. Kabilanan. Talagang suportado. Yung makina nito, Kuya Jojit, ay dati na ito? Ang dating makina nito? B8 mga kuyo. Kaperno yata yan. Sa akin ay talagang madilim man. Dapat ayang ilaw dito ah. Kapakapa na lang. Kapakapa. Parang halos, parang dalawang buwan lang yata ito ginawa eh. Tatlong buwan din ano. Simula lang ni Rick. Ako din nila. Kinumbati. May nagaring bakal dyan, Tan? Baka bukas na siguro ito mga... Tutulan mo kaya ito, Tan? May kwantong kwan mga soyo. Tutulan mo kaya ito ng Mexi? Yung makina, may baba. Abangan natin bukas mga soyo. Balik na dito. Pagka... Pagsasalpak ng makina. Baka mga bukas pa ito kaya, Jojita, no? Ha? Mga bukas pa ito. May baba yung makina. Tutulan mo ito, kalapit. Ano yung kasko nito? Dito? Anong lapad ditong kasko nga pala ito kaya, Jojita? May... May kurintahanan eh. Ha? Kurintahan eh. Ayan pala ang nakuha. Bentinoybe. Mga 30 dito. Mga 30 doon. Gawa lang dito na tayo sa puwitan ay. Yung sa gitna mga soya ang mas malapad diyan. Mga kurintahan doon sa gitna. Dito sa may parting pinakang huli na kasi ito mga soyo. Napabuka kasi yan ay. Ito 29B. Diba kasi mga 30-ahan dito sa may makina. Ang gandahan lang kasi ito mga soyo. Ay may hubog yung ligason niya. Pabuka. Yan. Makarga ito. Pag ganito may hubog. Akyat muna tayo dito sa kabila. Tingnan natin yung makina mga soyo. Napalo pala itong mukha nito, tubo. Anong sukat itong tubo mo, Kuya Jojit? 4. 4 ito. Laki mo.
Dinlist mo na eh. Dinlist niya. Galvanized lang ito? Kala ko stainless. Ano pa kalawa ko dito ang sulo? Ayan, mga soyo, dito tayo sa second floor. Akyat tayo. Nung punta natin dito, wala pa yan. Wala pa yung hanggana na yan. Ayan, yung itong railings nito, okay na. Pintura na lang ang kulang. Oh, lapa dito sa taas. Mas malapad ang buka ng kuwan. Baka ito'y 12. Gawa na yung sa kuwan natin sa baba. Ito yung pinakang kamarote, pantay sa gitna. Doon sa baba, maligis yan. Tiga tapos nga natin 1 feet to eh. Baka 2 feet, baka 14 pa to eh. Galing dyan sa gilid. Punta dito sa railings. Kasi na po, masayot, medyo wala kasi ang hangin. Napasok sa ating audio. Napaspasan sila dito. Masilip ko lang sa inyo yung itong ating kamarote. Yan, maganda puti talaga. Maliwalas. At saka pagdating pati sa puti, pag-uusapan sa pag-alimbawa ay tag-init, ay hindi masyadong mainit, malamig sa paa. Yan, kita lang din natin dito to yung fiberglass, fiberglass na bangka, malaki. Paspasa na mga tauhan dito. So yun lang update natin. Abangan natin mga soyo sa susunod na mga araw. Siguro mga bukas, baka bababa na yung makina. Balikan natin to.